Ang ama po ng panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Ano, siya po yung ama ng panganay ko. My God, I hate drugs. Oh, una-una, ang tanong ko, binayaran ba kayo ng, binayaran ba kayo na kinuha yung private property ninyo, ginamit na private public loan? So the Marshall Law was 1973. It was lifted in 1981. Parang ganun yun eh. If I recall the years. 1973, nagsimula ang Marshall Law. And it was lifted in 1981 nung unang bumisita, dumalaw dito yung Santo Papa. Because parang kondisyon yun eh. Na dadalaw siya sa Pilipinas pag wala na ang Marshall Law. So the President, Ferdinand Marcos, lifted it. So kung 1981... sabihin na lang natin, hindi kasi ninyo binigay sa akin yung date, yung year. So sabihin natin, up to the end of Marshall Law in 1981, 20 years, 2001, prescribed na po yung offense. Prescribed na po yung offense kasi po, may prescription po yan. Pag ang isang krimen ay nagawa po, nangyari po ang isang krimen, may prescriptive period yan na kailangan, ang prescriptive period, yun yung period na pwede mo pang isang pa. Pag hindi na po, pag lumagpas ka po doon, hindi mo na po pwedeng isang pa ang kaso. So, ang, if I recall, ang pinakamataas na prescriptive period, yung mga afflictive penalties, ito mga reclusion perpetua, reclusion temporal, mga afflictive penalties, yun ang pinakamataas na prescriptive period, 20 years. So, kung 1981 po, mag-add po tayo ng 20 years, 2001 prescribed na po yung offense. So, hindi na po siya pwedeng isang pa. Now, there is another prescriptive period. Dalawang prescriptive period yan. Unang prescriptive period to file action. Ito po yung kaso ninyo. Na kung kahit, kung pwede pa mag-isang pa, in-expire na po yung first prescriptive period. In case, example, na isang pa ninyo, pero hindi na huli yung salary tulad nitong sa kay Richard Santillan, yung 16. Yung 16 ay at large. They have 20 years. Kapag sa loob ng 20 years, hindi po sila nahuli, yung kaso po ay malulusaw na po yun. Wala na po yung kaso. Libre na po sila. So 20 years po yan. So 20 years to call the action, 20 years na pwede kang magtago, and then after 20 years, wala na yung kaso mo kung hindi ka mahuli. Kaya nga po, dito sa kaso ni Richard, hiniwalay ko po. Nauna na po yung murder, hindi ko po muna sinampa ang torture. Ang torture. Kasi ang torture, doon ko na siya isasampa. Kung sakasakaling hindi mahuli itong mga salary ni Richard, sa loob ng 20 years, sa 19th year, isasampa ko yung kasong torture para may panibago akong 20 years uli. So hindi sila, mamamatay na lang sila, always hiding. Hindi po sila pwedeng lumabas. Kasi hinati ko po yung, hinati po namin yung pag-file ng kaso para hindi po maubos ang prescriptive period. So, sinabi ko lang po ito para may idea po kayo, dalawang prescriptive period. Prescriptive period to file action at prescriptive period ng kaso mismo. Pag nakalusot kayo sa dalawang yan, wala po talaga kayong kaso at hindi po kayo makukulong kahit pa ang kriminal ay pumatay ng tao. Kasi ganun po ang ating batas. Kaya po, sa amin, iniwalay po namin yung dalawang malaking kaso. Yung dalawang malaking kaso sa kay Richard, iniwalay po namin yun para sa halip na isang 20 years lang, na-file na kasi agad. So isang 20 years lang na natira. Sa halip na 20 years, dalawang 20 years ang aantayin nila. Mamamatay na lang sila, mabubulok na lang sila, they will always be wanted. Kaya hindi sila makakawala. Buti pa for them to surrender. At sinabi ng tao na yun na nakausap niya, yung nandun sa BGMP, nawala na rito si Francis Leo Marcos. Ngayon, doon sa gustong umakyat, para magtanong sa akin at para masagot natin na ikaw ba yung akyat? May nalalaman ka ba na wala na siya doon? Ipaliwanag ko nga. Sabi na wala na siya doon bago ako sumagot. Partner, gusto ko may pagkatin ako. Tama, partner. Bago ko sagutin. Sino ba nagsabi sa inyo na wala na si MLM doon sa BGMP? Saan galing? Sina pa po yung link? Umakyat po yung magtatanong. Pagkatin natin at kung sinong umakyat dyan, sasagutin ko yung kanyang katanungan para magtuloy-tuloy na tayo. Sabi ni Leo Bautista, kapalag ginipan niya raw na nasa hotel safe house si FLS. Ano daw? Kapalag ginipan daw ni Leo Bautista. Na?
na nasa hotel daw, nasa safe house daw si FLM. Ito'y panaginip lang sa Father Mar. Praise the Lord. Yung muma, di po, sabi niya, yung muma, di po totoo, it's me, Aki. Ate Gonzalez, yan. Thank you, Sir Frank Rosa. Okay lang yan, magsalita ka ng Espanyol, no? At itagahanga ni Kuya ni Francis Leo Marcos yan, Sir Frank. Tama yan, Partner Mar. Yan ay solid supporter po yan. Solid supporter yan. At na-bilip tayo, maaaring iyan, partner, ay kumpari yan o matalik na kaibigan yan. Tama, Partner Mar. Oh, yan, naniniwala tayo dyan. Ayan ang matalik na kaibigan, oh. FLM. O, oh, ito, nandito yung ang dami niyong message, ah. Oh. Ayan, oh. Salamat, Sir Ray de la Cruz, sa iyong pagsilip dito sa aming maliit na impilan, ano. At naniniwala tayo, pagdasal natin si Francis Leo Marcos na matapos na ang kanyang kinakaharap na kumbaga, ano bang masasabi natin dyan? I love you ba yan? Yung mga ganyang kanyang nararanasan sa kabila ng kanyang kabutihang loob. Kabutihan. Pero, ng, Partner Mar, ha? Makikita talaga natin na talagang ang kabutihang loob ni FLM, kabila ng lahat na sa BJMP pa siya, ano man, ay talagang tumutulong. At ang dami pong nagmamahal talaga, Partner Mar. Napakarami. Partner, ha, sa isang gabi, ang mga nag-chat-chat sa akin, mga nagtatanong siguro mga 30. Kaya natutulong. Pares tayo, Partner Mar, napakarami. Ang sabi ko naman sa kanila, Partner Mar, sabi ko sa kanila, ay magdasal lang po tayo. Yun ang pinakamaganda natin gawin. Dasal po tayo para kay FLM. Ayan, ha. Salamat po, Sir Ray de la Cruz. Sana nandyan lang kayo lagi magbigay ng mensahe para makarating sa ating mga kababayan Pilipino. Ang mensahe mo, Sir Ray de la Cruz. At umaasa kami na ikaw ay malapit kay Francis Leo Marcos. Sana ikamusta mo na rin kami doon. Kay Francis Leo Marcos, at sana sa ating mga followers, sa mga followers, sa mga defender, ay patuloy niyo pong ipagdasal si Francis Leo Marcos. Samahan natin ang pagdarasal si Ray de la Cruz na ika nga nasa maayos na kalagayan si Francis Leo Marcos. So nasa ibaba si Galp Stewart. Ang pagkating nga natin, may picture ba yan? Dapat pag umakyat. Oh, ay, kilala po natin yung Pater Mar. Kaya alam ba yan? Oo, naano ko na yan. Nakikita ko yung mga ano yan dati. Oo, nandiyan na. Magandang gabi well, sa'yo. Magandang gabi. Good Stewart. Yes, Sir Mar. Don Robert, kumusta po kayo? Ako po ay nandito sa Barcelona, Spain. Wow. Good. So, kaya wow. Ako yung makyat. Dahil narinig ko yung sinasabi mo. Kumusta kayo? Makyat, dahil narinig ko po yung sinasabi mo tungkol sa katanungan. Kung wala na ba talaga si FLM sa doon sa isang lugar na sinasabi natin. Kasi kahapon ho, ito, saglit lang ho, para at least mabigyan din yung pagkakataon ng ating mga supporters mo, Sir Mar. Opo. Maliwanagan kung ano ang katotohanan. Ang sa akin lang po, gusto ko lang din i-clarify. Opo. Kasi, based in my side, about Senior Ray de la Cruz, this is only my opinion. Masasabi kong siya na yun o si Mr. Ray de la Cruz ba talaga the way she talk, the way she gave message, the way message and the way ito. So, ang sa akin lang man, gusto kong maliwanagan dahil kami ho dito, sa akin lang, masakit ho sa akin, gusto kong maliwanagan talaga kung ano bang katotohanan. Dahil ako supporter talaga ako ni FLM din. Tama si Don Robert. Na nakilala niya ako, nakita niya siguro mga video ko. Mm-hmm. Masakit ho sa akin. Gusto ko maliwanagan, Sir Mar, Don Robert, ang katotohanan. Dahil, masakit sa amin. Opo, lahat naman po tayo eh, talagang ano natin na malaman natin ang katotohanan. Hindi kami nakatanggap ng mga beneficio gali sa kanya, pero... Dahil ang hila, YT, ay kasasak kayo, Ma'am Danang hila. Pero ang dugo ko ay Pilipino pa rin. Opo. So, gusto kong maliwanagan dahil mahirap kung may kahit naman na hindi siya si FLM, at least magpakatunay naman lang para ang tao mabigyan ng kaligayahan at satisfaction sa kanyang sato sa naramdaman natin ngayon. So, yan lang po, Sir Mar. Gusto kong masagot bago ako ibaba mo na.
Sagutin mo muna ang katanungan. Steward, napakaganda na iyong katanungan at napakahirap na katanungan. Ha? Partner. Yes, yes, partner. Napakaganda ng kanyang katanungan, pero mahirap sagutin. Ha? Tama. Tama. Pero sa abot ng ating makakaya, ay ating sasagutin yan. No? Well, with due respect to Sir Ray de la Cruz, partner. Yes, partner. Sir Ray de la Cruz, sinasabi kasi nila, ay si FLM, sa sagadang akin, si Ray de la Cruz ay maaring malapit na tao kay Francis Layo Marcos. No? Tama yan, partner. Tama yan. Hindi natin pwedeng sabihin na si Ray de la Cruz ay si FLM. No? Tama yan. Oh. Na medyo pag-aaralan pa nating maigi. At sabi nga ni Sir Gulf Stewart, the way he talk and the way to speak, ano, to speak, ay kaparihong kapariho, hindi pa rin natin pwedeng pagbatayan yan. Maaring merong gumagaya, may nagpapakilala, tama, na si Ray de la Cruz ay si FLM. Tama yan, Pater Mark. Imayin muna natin na Sir Gulf Stewart, ano? Balik na balik. Pakiramdaman muna natin. Medyo sa akin naman, sir. Mabuti nga, nabigyan ako ng chance na umakyat at naka-timing din ako na nag-live ka. Actually, taga-subaybay din ako sa'yo. Ngayon mo lang ako napansin. Maraming salamat po. Ang sa akin lang po, gusto kong maliwanagan. Hindi lang ako nag-isa. Kumbaga, ang gusto mo lalaman ng katotohanan. Dahil, sa totoo lang kagabi, birthday ko na mga 51. Hinihingi ko sa Panginoon yan na sana lang man bigyan naman niya ng kumbaga kalayaan si Pilim. Kahit ako mawala lang sa mundo. Wow! Pero ako yung pasalamat, Kapo, dahil Sir Stewart. This is Ray de la Cruz. Doon kay this Brown Squad. Nabasa din yung mga message ko. Kumbaga nagpalitan kami ng mga salita ni Ray de la Cruz. Okay. Kaya ang sa feeling ko talaga, pero gusto kong maliwanagan dahil mahirap naman. Please, intindihin naman ninyo. Tama. Ang sitwasyon namin sa ibang bansa. Wow. Di ba? Pero Sir Stewart, alam niyo po, sa atin kasi hindi tayo pwedeng magbigay kaagad ng ano kasi hindi natin alam kung si Ray de la Cruz at Tepel may iisa. Hindi po natin alam, wala po tayong alam. No. Tama kayo, Robert. Ang sa akin lang, nandito na nga kayo sa live ngayon para mapaliwanagan. So yan ang ibig ko sabihin. Okay. Bigyan niyo ng liwanag. Masabi natin oo, hindi, pero Ang sa akin lang dahil hindi natin masasabi, may ibang mga katulad ko, ako'y nag-iisa lang dito. Siyempre, pag masakit sa puso ko, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Yan ang ibig ko sabihin. Naintindihan po namin yun. Talaga na love mo si Epel, diba? Ano yung partner? Yes, sir. Kasi sa totoo lang, sir. Ako'y di ko siya kilala, pero nung unang labas niya, until lain na nangyayari sa kanya, ako'y kita ko. Kaya kung sabihin natin na i-recall ko ang paglabas niya sa video, kahit words by words pa, sasabihin ko sa kanya na oras na magharap kami, I can recall, I can tell him what he said before. Wow. Yan Tungay. Po. Yan po si Gulf Stewart. Nakapapalad ko po yan, Pater Mar. Talagang solid supporter po yan. Pagkano po, Sir Stewart, iyan po kayo sa FB, mag-usap po tayo pagkawan. Good Stewart. Maraming salamat, Yaso. Maraming salamat sa inyong kasagutan at pwede mo na akong ibaba, Sir Mar. Maraming salamat po. Itadagdag ko pa to sa iyo. Huwag mo kayo mag-alala dahil sabi ko nga, nasa mukuting kalagayan tama sa FBM, tuloy-tuloy lang po inyong pagsuporta. Ano po? Yes, FB. Maraming salamat po. Maraming salamat po. I love you all very much. I got this po, Sir Stewart. Baba mo na ako, sir. Opo, salamat sa pagmamahal mo kay Pelen. Salamat maraming po. Maraming salamat. Thank you, man. God bless you all. Opo. God bless you, sir. Thank you. Ayun. O, partner, ano? Ang ganda nung sinabi. Tama yung partner. Yung puso ko kay Gulf Stewart, eh. Oo. Ano po talaga yung partner? Solid supporter talaga yung partner. Nakita ko na po yan. Natat sa puso ko dahil sapagkat parang iiyak-iyak siya eh. Oo, partner. Oh, grabe, ano? Ganyan po talaga,
Ganyan talaga ang magmahal partner yung mga solid supporter talaga. Makikita mo yung pagmamahal. Partner, lahat naman na talaga ng supporter, mahal sa FLM. Tama yan, partner. At saka, wala tayong sisinuhin eh. Lahat talaga nasaktan, grabe. Mabuhay ako kayo. Partner eh. Mabuhay po kayo. Ako partner, lagi po ko napapanaginipan si ano eh. Si FLM na sana makalabas na. Lagi po ako nagdarasal. Na makasama oh. ng makasama natin, ayong mga supporter, makasama natin ang ating idolo. Yung po lagi pinagkakaroon. Partner, yung tanong na 1,400 na ito, mahal nila si FLM eh. Oo, ito yung partner Mar, totoo. Dito sa Japan, partner Mar, lahat mismo dito talagang solid supporter. At nagmamahal kay FLM. Nakita pa nga niya si Chico Chan, partner Mar, nakita natin ating kaibigan si Chico Chan. Oo, mega shoutout sa Chico Chan. So, yun, napaganda nung kanyang kwan, yung mensahe ni Golf Steward, ano? At believe kami sa iyo at sa lahat ng mga followers. Si Sir Mar, kasi napanood namin sa post na kalaya na raw sa FLM. No? Ay, yan ay sabi ko, hindi pa, sapagkat sabi ko nga, kung saan yung alam nyo, kung saan siya naroon, alam nyo naman ng lahat, kung saan siya naroon, saan siya dinala, ay di, nandoon siya. At yung nagsabi naman na wala doon sa BGMP, wala din kayo maniniwala doon, sapagkat yung mga nag-post na yan, mabibiktima kayo ng fake news, no? Tama yan. Ay pagka, nandiyan na po siya, at sabi nga niya, ako ang kauna-unahang mag-interview sa kanya, at interviewin ko siya na exclusive, kaya sa akin yung malalaman, pagka yan ay nandiyan na, ako ang mag-interview sa kanya. Kaya ito yung tama malalaman. Tama yan. I-interviewin ko ng live. No, yan naman ang sinabi niya sa akin, paulit-ulit niya sinabi sa akin yan, na pag okay na siya, interviewin ko siya, ilalive ko, lalabas sa mga buong mundo, siyempre, pag in-interview mo ng live yan, buong mundo yan eh. No? So, malalaman niyo agad. So, okay, maniniwala. Doon sa mga spekulasyon na may nag-post, ganyan-ganyan, na nakalabas na, huwag yung paniniwalaan niya. At dyan ay binanggit na rin ni Sekiyama, no, na si FLM, yung nagsabi na wala doon, ay pinapupulanan niya na mali yung sinabi ng tao na wala si FLM sa BGMP. No?